yung mga kagre dito, ang dami pa. So, ayan mga kagre, oh. So, kanyang mirip plant. Puro man, sir, kikita natin, sir, ang dami nito, sir, oh. Ayan po, shout out po sa inyo, mga magagandang ma'am. Ayan, tingnan natin mga kagre yung ginagawa din nila. So, napaka, ano, nila. Tingnan natin yung paglalagay nila. So, ayan mga kagre, oh. So, kanyang mirip plant. Gandang araw mga kagre. So, dito tayo sa malamig. Kasama si Sir Arnold Timtim. So, kita nyo mga kagre sa paligid natin. Para tayong nurse ngayon. Nandito tayo sa lab nila. So, titingnan natin yung mga culture nila. Ulakatan culture. Kung gaano kalulusog. Kasi dito tayo trusted na ito mga kagre. Kasi dito ako bumili ng pangtanim ko. So, dito ito matatagpuan sa Balindog, Kinapawan North Cotabato. Ayan, sir, bumati ka. Hi, so mga supporters ni Gagri TV, maayong adlaw sa iyong tanan. Maayong adlaw sa tanan. So, ngayon, tatanungin natin si sir kung gaano yung paghanda nila para magiging quality talaga yung kanilang mga lakatan. So, tara. So, ayan, sir, ilang buwan na to, sir, itong nasa harap natin na mga mireplant. 6 months na to. Malapit na to ilabas. So ibig sabihin 6 months na to. So ibig sabihin 7 months no bago natin mailabas. So magiging mireplant na siya i-transfer doon sa bag. So ito naman sir, sa kabila nakikita natin. So bago-bago pa lang siya. Oh, mga weeks pa lang to. Weeks. So ito 'yon, mga weeks pa lang to. So ibig sabihin mahaba-haba pa yung pagtira niya dito sa buti. So, gaano naman karami, sir, makukuha nyo or mapoproduce nyo every month? Every month, ngayon, sa mga 40,000 pa lang. 40,000 every month? Kulang pa rin sa supply. Kasi binabalik-balikan kayo dito, sir, sa mga customer kasi nga maganda yung outcome ng inyong seedlings. Kasi yung seedlings kasi, base sa aking karanasan, sir, ay nasa paggawa po ng planting material. So, hindi tayo basta-basta pagkalakatan kung magtanim lang tayo ng magtanim na hindi natin alam yung pinanggalingan ng ating mga katulad niyan yung ating mga material o mga raw material sa paggawa ng binhi. So ayan. So tested na po talaga rito mga kagre dito sa kay Sir. So dito ako palagi. So ayan mga kagre oh. So kanyang mirip plant. So ayan at ikutun pa natin yung iba niyang mga ginagawa. So kanina mga kagre doon sa labas ay nakapag-video na tayo doon sa mga galing na dito. So ngayon titingnan. Ito sir, ilang ano to sir? Ilang months to sir? Ito nasa 4 months pa lang yan. 4 months sir, kikita natin sir ang dami nito sir. Ang dami no? Marami na. So ganun siya kano no? Ito mga 4 months pa lang. Oo. Ito 4 months. So yan na yung mga 4 months. So wala tayong mga bagong lagay sir na ano? Ito, mga bagong lagay ito, mga weeks. Weeks pa lang to. Mga 1 week pa lang yan. So bilis din no? Ang develop niya. Ganito yung pag-process natin sa isyo natin natatan. So ganyan. So ayun, naka-ano talaga lahat, no? Naka-disinfect yan sa nilagay sa sunroofs yung nilagyan. So talagang sensitive. So may kasimilar siya, sir, sa paggawa ng mushroom. Mushroom yung mushroom na oyster. So kailangan talaga lahat ng ano naka-ano. So yun. So, ang dami ding magagawa, no? Sa isang, ano?
Cycle, saan cycle da? Cycle 1. Cycle 1, sa stage 1 pa lang yan, sir. Stage 1 pa lang to. So ilang stage to? Hanggang stage 7. Stage 7. Yung palabas talaga na nakuha ka ng maraming splitting. So grabe proseso, no? So ganun mga kagre, kaya nagtataka tayo mga kagre, yung ating lakatan ay medyo may presyo din yung binhi, lalong-lalo na sa ibang lugar, sir. Kasi yung proseso kasi hindi rin basta-basta. So ang binhi, ang lakatan kasi sir ay siya ang pinaka uri ng saging na pinaka sensitive or pinaka malapitin sa sakit, di ba? Kaya ang ganito yung mga proseso kasi sa ibang saging naman, usually hindi naman ginaganito. Ginaganito rin pero sila sa by throw to sucker o subwal po pwede. So ang lakatan kasi every time na nilipat-lipat mo siya, the more siya nakasagap ng mga sakit. So kailangan mas kung magtanim ka, tisyo. Lipat, tisyo, tisyo. So para kikita. Ma'am, maraming maraming salamat po sa pagbisita. Sa pagpabisita sa amin. Ayan po, shout out po sa inyo, mga magagandang ma'am. Ayan, tingnan natin mga kagda yung ginagawa din nila. So napaka ano po nila. Tingnan natin yung paglalagay nila. Ayan na po. At saka yun, ito na po yung nalagyan na. So, may pagkain na rin yan. So ma'am, mag-hi ka ma'am. Hello ma'am. Salamat po ma'am. Ayan, maraming maraming salamat sir. At i-invite nyo po sila sir sa encourage natin yung iba na mayroon naman na tayo. Ako kasi sir talagang ano ako sa mga mapihikan po talaga ako sa binhi. Alam po ng karamihan yan. So ano lang talaga ako nagtitiwala. So nakikita ako na maganda yung kinalalabasan. So dito nakita ko sir maganda talaga yung pagkakaano nyo simula't simula. So wala tayong nakikita mga presence. So pagdating doon sa farmers ay talaga garantisado na makaharvest tayo na maayos. So invite nyo sila sir sa inyong ano. Hi, sa katong gusto mong collect sa itong marine plants, available ka for booking, shipping, pwede ka pinta na shipping sa itong mga customer in Luzon. So located at? Located, Barangay Balindog, Pinatawan City. North Cotabato. North Cotabato. So yun, magandang magandang umaga mga kagre. Ma'am, maharap ka ma'am at magbabay na tayo. Salamat, maraming maraming salamat po sir.